Guys, isa sa mga bagay na I don't like about winter, no? Pakita ko lang sa inyo nangyari ngayon. Frozen kasi yung door ng gas natin, no? So, ginamit ko yung debit ko, no? Para kako matanggalin yung yelo. Yan yung naman nangyari, guys. Putang ina talaga. Ang galing-galing. Kaya, you know, yan ang katalinuhan natin yan, eh. Tayo may gawa niyan, eh, oh. Di ngayon, kailangan ko na ng bagong debit. Okay lang naman. Wala naman din naman itong laman. So, okay lang naman. Dapat kasi, ay, wala na, tapos na, eh. Ganun na talaga, guys. Kailangan, accept mo na lang yung pagkakamali mo, kabobohan mo. What's good, everybody, and welcome to my day in the life. So, today, guys, gusto kong pakita sa inyo what I typically do para masurvive ko yung Canada. So, without further ado, guys, let's get into this video. So, guys, most of the times, I wake up at 4 a.m., and then I eat breakfast. I naghihilamos na rin ako, nagpe-prep na ako mag-training for the day. And pagkas ko mag-training, I go straight to work. So, kaya ganun ako kaaga magising. So guys, kung nakataka kayo kung ano kinakain ko everyday, kinakain ko ngayon, guys, ganito. So, I have rotisserie chicken from Costco. Plus, meron na rin tayong yogurt dito, no? So, ganyan lang yung kinakain ko ngayon, guys, no, at the moment. Tapos, ito na, yan na rin yung lunch natin. I mean, dapat may gulay pa yan, pero hindi ako nakapagluto ng gulay. So, talagang protein and carbs lang muna. Tapos, kukuha tayo ng other means ng nutrition from this yogurt. I don't even know. So, yan, guys, so after ko maghilamos, after ko mag-toothbrush and everything, naghahanda na ako to go to the gym. And kasama na dun yung pamalit ko for work, yung bahan ko for work. So ngayon magpapalit na ako to go to the gym. Tapos, let's go! So ngayon, guys, so gusto kong bumalik sa pagbavlog. The reason lang naman na nawala ako sa pagbavlog is because parang hindi ko na alam kung anong content na gagawin ko. Alam niyo yun? Kasi I used to go from just making car content and stuff, and now parang hindi naman sa tapos na ako sa car stuff. I mean, Subi is alive and well. Pero it's like I've grown to a different, not different person, but marami na akong ginagawa ngayon na iba from noon. So ngayon, figure ko, let's just grow with you guys, you know what I'm saying? And kung may nagbago man, di syempre kailangan kasama ko kayo. Kasi parte na rin kayo ng buhay ko, you know what I'm saying? You guys are the reason why I get to do what I love to do. So yun, guys, so habang magpa-warm up tayo ng sasakyan, might as well try out this new pre-workout that I got. Hindi na siya pre-workout kasi it doesn't really have caffeine in it anymore. And the reason why I don't want caffeine into my pre-workouts kasi nagka-crash ako sa hapon, lalo na sa trabaho. Pagkatapos kong kumain ng tanghalian, talagang parang antok na ako. So, mas parang prefer ko na mag-stimulus na lang. So, this improves your focus in the gym. So, kind of like a caffeinated pre-workout, pero not really. So, yun, guys, so nandito tayo sa gym. So far, I'm liking the stim because at this point, pagka nag-pre-workout ako, you know, I feel very, my body feels very, very warm because of my, you know, my blood is pumping all over my body. Tapos, and my skin gets really, really itchy from 400 milligrams of caffeine. So kung nanonood kayo ng TikTok ko, no, guys, no? So, karamihan sa inyo kung nanonood kayo ng TikTok ko. Magkataka kayo, bakit ito lagi suot kong hoodie? Sa totoo lang, guys, hindi talaga ito yung favorite kong hoodie, eh. Sa totoo lang. Ito kasing hoodie na ito, galing pa ito nung high school graduation ko noong 2016. And medium size to. Tapos, hindi na siya nagkasya sa akin kasi umabot yung time na parang umabot talaga ako ng 200 pounds, guys. So, hindi siya kasya sa akin. Tapos, nung, syempre, na break upan ka, di syempre, bigla ka naubos, nawala ng weight, no? So, nawala. Nagpapayat tayo na sobra. Ngayon, kasya na siya. So, ngayon, nasusot ko na siya. So, naging favorite ko na siya. Kaya kayo, guys, you know, kung meron kayong goals, huwag niyong titigilan. Kumbaga mag-keep kayo ng trophy. Trophy ba tawag doon? Basta mag-keep kayo ng something na ipapalala sa inyo yung humble beginnings niyo. So, don't take anything for granted na
nandito ka na, you know. Imbis na mag-intimidate ka, lagi kong sinasabi, guys, inspire rather intimidate, no? Naisip ko kung broken pa ako siguro hanggang ngayon. Baka siguro puro love scars pinakikita mo ngayon. Love scars. Love scars muna tayo, guys, para sa inyo. Para sa mga broken dyan, no? Sa totoo lang din, guys, hindi ko naman talaga gusto yung back days, yung mga pool days. Boring para sa akin. Pero ever since na natuto akong mag deadlift, given na hindi pa ako marunong masyado na yung mga proper form, na I'm still practicing yung proper na proper form para safe yung pag-deadlift natin, no? Pero simulan nung naturuan ako nito, na-enjoy ko yung back days. So, kaya minsan pagkakawari, meron ka sa buhay na, meron part ng buhay mo na naboboringan ka, find a way to make it interesting para magawa mo. Especially kung kailangan mo siyang gawin, di ba? But at least na-excite ka, so you can keep going and keep doing it, di ba? It helps with consistency. Guys, minsan pag nandito ka sa gym, yan, no, makikita mo kung sino yung mga going through a hard moment or hard time in life nyo. Tulad nito, naka-3 plates siya, tapos may 25 pa, no? Parang mapapaisip ka na lang eh. Damn, ganun ba kasakit yung heartbreak mo, King? 2 plates lang tayo, para... Yan, 2 plates, ano pa yan? Understandable pa yan. Parang masayahin na sets pa yan. Yung parang nag-i-enjoy ka. Yung pinagdadaanan ka, pero masaya ka pa rin. You know what I mean? Tangina na. Guys, dapat ang motto nyo, mag-gym kayo. Pag hindi kayo mukhang natatae every rep, you're probably not pushing yourself hard enough. So yun nga, guys, hindi ko na na-film yung paglabas ko ng gym. I was talking to one of my friends. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Costco. We're gonna get some gas. The roads are really, really fucking bad today, guys. Sorry for the language. Pero, ang pangat ng daan. Pero you know what I'm saying? Subi season. Subi season. Morning. Good, how are you? Guys, isa sa mga bagay na I don't like about winter, no? Pakita ko lang sa inyo nangyari ngayon. Frozen kasi yung door ng gas natin, no? So, ginamit ko yung debit ko, no? Para ka ako matanggalin yung yelo. Yan yung naman nangyari, guys. Tangina talaga. Ang galing-galing. Kaya, you know, yan ang katalinuhan natin yan, eh. Tayo may gawa niyan, eh. Oh. Di ngayon, kailangan ko na ng bagong debit. Okay lang naman. Wala naman din naman itong laman. So, okay lang naman. Dapat kasi, ay, wala na, tapos na, eh. Ganun na talaga, guys. Kailangan, accept mo na lang yung pagkakamali mo, kabubuhan mo. So yun nga, no, guys, nandito na sa trabaho. Good thing, no, nakarating na dito. Salamat sa Diyos na nakarating na maayos. Kasi it's really bad out there. Napakadulas ng daan. So if you're driving today, if you're in Calgary, just know, be careful. If you don't have to be anywhere, just don't go anywhere. Just stay home. Trust me, it's bad. It's bad out there. You know, there was a couple of close calls, and those close calls were almost kind of my fault because I was kind of having a little bit of fun. But, you know what I'm saying? Nandito na sa trabaho. I also just made a TikTok video just now, real quick. You know what I'm saying? Just a quick motivation for you guys on this Monday. You know what I'm saying? Teka lang, guys. Yeah. So, hindi ko lang alam, guys, kung i-continue ko yung day na life dito sa trabaho. I mean, meron na kasi akong vlog tungkol doon. And, you know, mahirap lang din na ilabas yung camera whenever at this time then. So, damn, I love this lens though. Dang, shit! Pero, struggle tayo, may ADHD. Lumalabas ang ADHD natin. Pero, yun, no? So, hindi ko alam kung ma-vlog ko yung buong araw ko dito. Pero, ito, subukan ko. Kaya nga, guys, hindi na nagkatapos yung araw natin dito sa trabaho. Hindi natin kailangan magpagpag. Napakasarap, napakalinis, oh. Yun ang sinasabi ko, guys, malinis. Ibig sabihin, no, hindi na lang natin pagpagan ng snow. Pero yun, no, so today, tapos tayo sa trabaho. Finally, natapos din. No, what seems to be a very, very long day, pero we got through it. We always get through it anyways. Sorry, guys, kung di masyado itong day na life is mostly like gym. Di ko talaga kasi alam kung paano mag-film sa trabaho ngayon at this time. Huwag kayong mag-alala, guys, darating din yung araw. Gagawa ulit ako ng day na life as a mechanic or something like that. Pero at the same time din, no, si Subi, no, ngayon, ang plano ko kasi, guys, i-modify na ngayon si Subi this coming summer, so nag-iipon ako for parts. So abangan nyo, guys, no, abangan nyo lang.
maglalagay din tayo ng parts, babalik din tayo sa paggawa ng content about cars and stuff, you know, and yeah. So now, hindi natin mag-warm up si Subi, and then we're just gonna go home, and then call it a day. So yun nga guys, ano kakawi lang natin, and I am using my massage gun tonight kasi I think I kind of messed up my back today when I was doing my deadlifts. Akala ko kasi nakasuot yung belt pero hindi pala, like, guys, naka-loose yung belt. So medyo it's sore right now, so kailangan mag-recover tonight. Then again guys, maraming salamat sa panonood, no? If you haven't subscribed already, please consider subscribing. I also post podcast videos. I'm gonna try to be consistent with all of this, vlogging and posting podcasts, and at the same time making TikToks as well. So if you haven't followed me on TikTok, you know, my information will be down in the description, so hit me up a follow guys. So maraming salamat sa panonood, no? Bukas ulit, no? We're gonna do leg day naman tomorrow, and maybe we could do something interesting, maybe go grocery shopping or something, pero we'll see what happens. I mean, sweldo bukas eh, so we never really know. Anyways guys, ito na katapos ang video natin. Maraming salamat sa panonood. I hope you guys have a fantastic day, and I will see you guys on the next one. Love ya.